Kuya JC. Kuya JC, sa first session natin ng mentoring, no, tanongin kita, ano yung mga key moments mo or aha moments mo sa ating first session na ito? Okay, sige, take away, mga key takeaways mo, sabihin mo lang. Yung number one po na pinaka-importante, hindi lahat ng 618 doon ka dapat kukuha. Number one. Pangalawa, hindi porket dinadapuan ng mga weak, doon ka na kagad magbabase. Hanapin mo yung pinaka, yung tamang point. Halimbawa, kung mas maganda yung mga talbog sa 0.5 o sa 382, yun po siya. Yan. Ibig sabihin, di porket ikaw ang 618, eh, ikaw na kagad, ang boss, di ba? Hindi ganun. Mm-hmm. Hindi ganun. Ano pa, ano pa? Ano pa yung mababaon mo sa per session natin? Yung hindi, para makabawas ako ng linya na magiging paralysis sa akin. Yun din po, isa pa po yun. Okay, kapag ka, alam mo na yun yung ano, sinasabi ng market, yun mo na yung gawin mo. Huwag ka mo na maganap ng mga outside the, ano, kasi para hindi ka ma-analysis paralysis. Di ba? Mas onting line, mas maganda. Agree? Agree. Mas madali mo siyang maiintindihan kaysa kung maraming line, ang dami mo yung kinoconsider na ano. Ano lang pwede nating ilagay dyan? Yung A, B, C, D, E. Mm-hmm. Okay. Kaya po pala nung bootcamp, nagugulat ako, bakit may 236 na, mas marami, medyo dumami yung 382, hindi masyado yung sa 618. Meron pero hindi sobrang dami. Pero ikaw, nakita mo yung ginawa mo kanina, nag-aabang ka ng 618. Ikaw lang dito. Mag-isa. Di ba? Yun yung kalagahan, if you know how to find your key levels areas. So, yun yung ano. So, yun yung part, yun naman talaga yung goal ng mentoring ko is yung mabuksan ng maayos yung trading lens ninyo. Di ba? Alright, with that said, Kuya JC, maraming salamat, no? Sakto naman yung oras natin, no?